Doc, cancerous ba ang goiter? Ang goiter itself, diba, sinabi natin ang goiter ay enlargement lang ng thyroid gland. Mm-hmm. Oo. Kaso lang, ang problema kasi, may tendency na pag lumaki ang thyroid gland at may bukol na nakapatong, may posibilidad po ito na cancer. But hindi ibig sabihin na pag may goiter ka, automatic na siya talaga na cancer. May posibilidad lang na pag may malaki ang thyroid gland mo at may nakapatong na bukol, may posibilidad na baka cancer yan. Pero hindi rin sa posibilidad din siya na baka hindi cancer. Yung nakikita nyo po itong ano, yung parang slides dito, ito ay isa sa mga tulong ng nuclear medicine. Pag nirefer siya ng endocrinology sa amin, dito mo makikita ang therapeutic or treatment aspect ng thyroid gland ng radioactive, no, ng nuclear medicine. Kasi tinutunaw namin, no, in principle, tinutunaw namin kung sakasakaling may naiwan na thyroid cancer sa pasyente, kung saan naoperahan siya na may ang problema niya ay thyroid cancer. Kaya makikita nyo dito, sa unang may post-thyroidectomy dyan, may bukol sa baga, no? May bukol sa baga, pero ng 6 months post-therapy, ibig sabihin, after natin siyang ginamot ng radioactive iodine, nakikita mo na natunaw ang cancer na naiwan sa baga ng pasyente. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na parehas sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku! Ang dami nang namamatay sa maling akala! Eksperto dapat ang pinakikinggan mo! Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health, programang malaking help sa health. Kasama sina Maru Pahati Sarne at si Braggy Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ, DOH, Department of Health. Monday to Friday, 1 p.m.